Ang Port of Zamboanga po ay nakahuli ng around 42,180 bags of rice at 25 kilos per sacks. So ito po ay nagkakahalaga na 42 million. So malaking halaga po siya at niya po, tulad po ng nasabi kanina, yun po ay bilang pagtugon sa direktiba ng ating Pangulo at para matugunan po yung presyo ng bigas kung saan nagkaroon ng pag-issue ng executive order para magkaroon ng price cap sa pamilihan sa halaga ng presyo ng bigas. Ngayon po, ang accomplishment po ng Bureau of Customs ay sa pakikipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines and other national law enforcement agencies. And we are committed na labanan ang smuggling ng agricultural products, lalong-lalo na po ang bigas. At yan po ay isa sa mga priority programs ng pamunuan ng Bureau of Customs. Anyway, yung pong bigas na yun, dumating po sa Zamboanga ng May, almost end of May. Then we requested for issuance ng letter of authority kay Commissioner para po bisitahin yung warehouse kung saan naka-impact yung mga bigas. And noong bigyan po namin ng kaukulang oras yung may-ari para mag-present ng evidence of or proof of payment na duties and taxes, ang sinasabi po nila galing ito sa Cagayan de Oro. But when we check the documents, hindi po tumutugma yung dokumento doon sa actual na nilalaman sa bodega. So that's why we issued the warrant of seizure and detention and eventually na-forfeit po yung goods in favor of the government. Pero nahuli? Nahuli po. Yes, sir. Yung bigas po kasi nasa warehouse po. Hmm. Opo, kaya nag-issue po kami ng letter of authority para po pasukin yung warehouse at i-confiscate yung mga bigas. Pero walang nahuli na... Wala. Yung investigation po para sa criminal prosecution, pending pa po yun. Pending pa po. We submitted the record sa Manila kasi po meron kaming specific office, yung tinatawag namin na batas, Bureau's Action Team Against Smuggling. Sila po yung in charge for filing of criminal cases.